Nag-reel tayo. Uy, uy, ginagawa mong zombie. May nag-spawn na kagad ng zombie. So, andito tayo sa ating Minecraft world. Kasi gusto kong magkaroon ng parang running na survival let's play na episodes. So, dito na tayo gagawa ng mga kung ano-ano na hindi ko pwedeng magawa sa kada craft. Sobrang lag ko. At saka hindi ko pa talaga, personally, natatapos ang Minecraft. Natapos ko na ang Minecraft na ilang beses pag may kasama. Pero, single player, hindi ko pa talaga natatalo ang Ender Dragon. So, ayun ang ating goal ngayon. Talagang tapusin ang Minecraft. Kasi builder lang ako. Nag-build lang ako sa creative eh. Di naman talaga ako naglalaro ng Minecraft mismo eh. Build lang ako ng build eh. So, andito tayo. Ito, naggawa ako ng starter chest para hindi tayo masyado mga problema habang nag-re-record. Kasi gusto ko mabilis na mabilis yung mga pangyayari. Hindi tayo na-delay. Gusto ko ganun. Road to... I don't know. Road to 50k. Or 20k. So, kung ano na lang mauna, siguro 20 or 50k subscribers. Kung nag-20 na ako, 50k, doon ko natatalunin ang Ender Dragon. Regardless kung hindi pa ako prepared o hindi. Basta kahit anong mangyari, atakingin ko yung Ender Dragon. So, kunin ko na to lahat. Sabi yung starter chest na yan, walang potato. Ay, kunin ko lang to. So, siguro, ang gagawin kong bahay, ang maganda maglagay na ano, bahay. So, nasa ano tayo? Sa gitna tayo ng mga dark oak. Ooh! Dark oak forest. Ang lapit naman. Maganda rin naman kasi medyo madalas ako gumamit ng, medyo madalas ako gumamit ng mga dark oak. So, medyo maganda yon para sa akin. So, siguro, kailangan ko lang gumawa muna ng bahay. Siguro gagawa ko ng bahay sa loob ng isang mushroom. Kasi may mga nakikita akong tutorials paano sila gumagawa ng parang starter house gamit ng mushroom. Try ko gawin yon. Kailangan ko lang muna kumuha ng mga oak wood. Para meron tayong mga materials sa paggawa. Tapos pabalikan ko kayo kapag meron na akong enough dark mga oak woods. Ayoko naman gawin yung buong episode na to na parang kumukolekta lang ako ng oak wood. Eh parang mapupunta rin tayo. So, ito ang ating mushroom. Magiging parang mushroom house kasi tinitingnan kayo yung mga ibang lugar. Parang ito magandang gawing starter house. So, kailangan kong gawin muna tong mga kalahati niyan. Gawin kong ganyan, tapos gawa ko na isang crafting table. Kasi, karamihan ang gagamitin natin na materials ay mga oak wood. Gawa tayo ng door, tapos mga ilang stairs. Tapos, puro mga konting slabs. So, sa series na to, ang bala kong gawin, puro build lang ng build. Kung anong gusto kong build na nasa survival lang. So, para mag-explore lang tayo, tapos mag-build ako ng random na tower doon, tapos move on. Parang magiging nomadic tayo dito sa ating ano, survival na play na to. Kasi explore lang tayo na explore, kunta ng mga villages, kuha tayo ng mga ano. Pero syempre meron din tayong base of operation. Meron tayong sariling parang pinaka base natin. Kung saan tayo pabalik-babalik at parang doon natin kukunin o ilalagay ang iba pang mga materials. So kuha rin ako ng onting variety ng mga blocks. So, kuha rin ako ng onting ganito. Lagay natin ng ganyan para magmukhang medyo may difference sa pagkulay. So siguro kailangan ko kumuha ng mga ano. And then may torch, pang torch na rin naman ako. Pero kuha na rin ako ng stone para makagawa na ako ng furnace. Habang nandito tayo sa may gilid ng parang bundok, yung gagawin ko na rin tong parang mining area ko. Siguro doon, or maganda na rin siguro dito. Kasi parang gusto ko gumawa ng mining area sa loob ng isang extreme plains. Kasi parang feeling ko, kapag doon ako gumawa ng mga mining area, makakakuha ko ng mga emeralds na pwede ko rin ipang trade sa mga villagers. Kasi doon lang siya nagsaspawn eh. At siguro kailangan ko na rin ng stone para ma-upgrade ko onti yung mga iba kong tools. Para meron tayong stone pickaxe, stone axe, para mas mabilis tayong makakakuha ng mga materials. So nilagyan ko na siya ng stairs para dito tayo papasok sa taas.
So, gagawin ko dito, puputasin ko na tong mushroom na part. Salagay natin yung door na paganyan. Actually, maganda pa paloob yung door. So, kailangan ko rin pala ng wool. Nakalimutan ko kumuha ng wool. So, kukuha ko ng wool para meron tayong pang... Meron tayong pang tulog. Nag-isipan ko rin gawin siyang no-sleep challenge na katulad ng ginagawa ni Kuya Sly. Kaso parang feeling ko hindi siya fit dito sa ating playthrough eh. Kasi ang playthrough lang naman natin dito ay mag-enjoy lang tayo laruin tong laro na to. At saka tatalunin natin yung Ender Dragon. Ikaw pa nga natatalo yung mismong Ender Dragon tapos diretso ka agad tayo sa gera. So medyo naggagabi na kasi medyo natagalan ako sa paggawa ng intro. So kailangan ko na matulog pero wala akong bed. So feeling ko tatanggalin ko muna tong pillar natin dito sa gitna. Para medyo maluwag-luwag ang ating bahay. Tapos siguro dito banda ang magiging window natin dyan. So lalagay natin ang ating mga essentials dito. Ayan, isang ganyan. Tapos siguro lalagay ko ang ating chest na paganyan. So may isang pang space dito para sa isa pang chest. Siguro gagawin ko na rin ngayon. Para... double chest na yan. Tapos maglalagay tayo ng furnace dito. Ayun. Actually, parang ang pangit niya dyan. So, ilipat natin yung furnace. Ilipat natin yung furnace dito. Tapos dito yung bed. So, ito yung parang maliit lang na bahay ko dito. Magagabi na. Buti na lang meron tayong starter chest para sa torch. Ayan. So, hindi ko muna binuksan yung ating shaders kasi para ma-enjoy talaga natin yung whole Minecraft experience. Hintayin ko lang mag-umaga tapos babalikan ko kayo. So, nagbabalik ulit tayo mga kapatatas. Nag-umaga na uli. Lama na, ship! 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 May bee! Bee! Nasaan yung nest mo, bee? Ha, kumukuha siya ng pollen. Anyways, kailangan natin ng ano, ng ship. Kahit, ano na lang. Kahit, spider. Spooder. Need spooder man. Give me wool. So, mag-explore na muna ako siguro. Maghanap ako ng mga ship. Kailangan natin ng ship. Chef Gordon Ramsay. Ship. Sino pa ba mga ship? Si Ping. Alimutan ko pangalan niya. Si Ship Uy Logro. Ship. Ipapangalan ko sa mga ship dito. Gagawin ko mga ano. Mga ship. Ngayon nasabi ko tuloy na Gordon. Naisip ko tuloy sa mga ship si ano. Si Ship. Si kay Ship Gordon Ramsay. Sinabi niya yung ano. Where's the lamb sauce? Where's the lamb sauce? Come on, man. Where's the lamb sauce? Where's the sheep sauce? Asan? Where's the sheep? Where the sheep at? Why there no sheep? Oh, damn. Ayun oh, mga extreme mountains yun. Yun, sheep! Sheep! Wait lang, sheep! Sheep! Sheep, kailangan kita interview, sheep! Sheep! Masarap ba yung lamb niyo, sheep? Sheep! Sarap ako, nyam. Ikaw, bigay. Nyam. So, pwede ba iba-iba yung kulay nung ano? Nung wool? Ayan, at least meron akong enough wool, siguro. Pero mag-explore muna ako ng more. Hanap ko ng village. Para dun may source of income tayo. Pero lapit lang natin sa ano eh. Sa dagat oh. Ayun, dagat na kagad. Siguro makakakuha na kagad ako ng trident. May ano! Mga iceberg doon, no? Tapos may isla doon na parang pag-anon. Maganda gumawa ng summer house doon. Nagawa ko ng summer house pag mayaman na ako. Pag meron na akong emeralds. Emeralds ang currency natin dito kasi wala tayo sa kada craft. So try ko mag-explore naman papunta sa baba. Punta doon sa other side. Oy, chicken!
Look at all those chickens! Kung pwede lang din, siguro pag may hinahanap din akong village, sana meron doon. Ah, ito yung ano, Venus. Siguro meron sila doon. Oh, village ba yun? Oh, village nga! Yes, yes, yes. So may malapit lang na village. Tapos ayun ata, outpost ata yung nakikita ko doon sa dulo. I don't know. Chicken! More lambs! More chefs! Cook me some stuff, chef. Chef, cook me chef. Cook chef. Cook me something, chef. Chef. Oh no! Walang villagers dito. Wakwinta naman itong village na to. Oh, huwag ka masunog. Pasok ka. Yan. Huwag ka masunog. At least huwag muna. Hindi nila ako pinapansin din eh. Pero at least meron na tayong patatas. Marami na tayong mga patatas. Okay. Kailangan natin yan. Meron silang ano, blacksmith. Sana meron silang ano. Ayun, may chest. Iron! Di ba hindi natin kailangan mag-mine? Nandito na lahat. Nasa atin na lahat, oh. Siguro isang leggings lang muna kukunin ko. Tapos siguro yung sword. Para meron na tayong pantalon. Oh, di ba? Mayaman na tayo. May pantalon tayo na wala tayong ginagawa, oh. Di ba? Hello, baby zombie bebe. Can I get your bed? Okay. Okay, stay back. Yan. Kasi kailangan ko yung bed eh. Siguro iwan ko yung mga hindi ko masyadong kailangan na gamit katulad ng feather mamaya. So exploring ko lang muna. Maglulut lang ako. Oh, kitten! Ah, you afraid. Oh. Titingnan ko lang kung nasan yung chest. Nandito yung chest. May emerald. Mayaman na tayo. So, lagay natin yung isda. Hindi natin muna kailangan na isda. So, meron din siguro dapat sa kabila eh. Pero wala. Isa lang. Okay. Meron pa isang blacksmith. Ang laki naman itong village na to. Sayang naman. Pinag-spawn na puno sa loob ng village. Very nice. Oh, gold! Very nice. Siguro iwan ko tong stick. Kunin ko pa rin yan. Kunin natin apple. Meron na tayong sombrero. Kunin natin yung sombrero na yan. Suot natin yan. Yun. Tapos iwan ko siguro yung... Iwan ko yung wool. Na black wool. Hindi natin kailangan yan. Tapos siguro... Uy, magkahiwala ito. Sayang yung space. Yan, okay na siguro yan. Kunin ko na siguro rin yung grindstone para makapag-repair tayo ng gamit. Pero huwag na muna siguro. Ganap ako ng mga chests eh. Uy, na-stuck ka dyan. Give me chests, give me stuff. Wala kayong mga gamit dito. Mga wala ko yung kwenta. Zombies na nga kayo eh. Dahil dyan, amin na to. Give me this. Nagawa ko ng sarili kong village. Hindi ko kayo kailangan. Help me! Zombies. Ano kung meron dapat ditong chest eh? Hehehe. Makakagawa na kagad tayo ng potions. So, sana gawin tong ano eh. Base din eh. Kaso, masyadong delikado dahil ang dami mga ano. Daming mga nakapaligid na mga zombie villagers at saka sayang din naman sila. Siguro ililigtas ko rin sila palang araw. Pero hindi muna ngayon. Uy, may beetroot din silang binibigay oh. Dami na nating source of food. Dami nating itatanim. Puno na ako. Ano pwede kong i-drop? Feathers. Tapos, i-drop ko rin siguro. Uy, magic. Siguro i-drop ko na rin yung itong wooden pickaxe kasi hindi naman natin kailangan yan. At saka, rotten flesh. Kunin natin itong beetroots. Para meron din tayong council of eats.
nagawa rin tayo ng sarili nating council. So wala na. Wala nang makita. Siguro pabalik na ako sa ating bahay. Wala nang makita mga bahay na hindi ko pa nalulot eh. May second floor yun. Hindi ko pa ata ito nalulot kasi ito yung una ko nakita eh. Siguro tingnan natin sa loob. Butas na natin. Natin sirayan yung well. Hindi ko makakuha yan eh. Pasok tayo. Walang zombies. Aha! Ninja. Nice. More potatoes. More apple. Some oak saplings. Pero hindi natin kailangan yung flower. Ginagawa mo! Gulit ako sa'yo. Don't mind me. I'm just taking your stuff. So, ang dami na nating na-loot doon. Sayang, wala kayong villagers na pwede mo makipag-trade. Balang araw, babalikan ko kayo. Kung may mga tinatago kayo dyan eh. May mga naka-hostage kayo dyan eh. Liligtas natin yung mga naka-hostage na yun. Pero, nagre-retreat muna tayo. Ayusin muna natin ang ating mushroom house. Nasaan na yung ating mushroom house? Kasi magagawin na rin. Ito yung ano eh. Dami na nila doon! Ano ba kailangan doon? Di ba kailangan ng ano? Nung campfire para ma-harvest sila. So meron din tayo doon mga ano. Meron nga rin palang pumpkins doon. Bili-bili-bili bago pa mag-gabi. Nakakatakot ang lugar kapag gabi. Siguro i-upgrade ko, lalagyan ko siya dito sa baba ng something. Sa ngayon, nasa na ang ating bed. Gawa na tayo ng bed dito. Yan. O, di ba? Napaka-compact ng ating bahay. Yung napaka-essential lang yun nandito. So, ilagay natin to. Hindi na muna natin kailangan yan. Tabi natin yan dyan. Habang mag-explore pa tayo. Hanap tayo ng village para alam mo natin kung saan tayo makikipag-trade. Kasi pwede mo nang gawa muna tayo ng bahay. Siguro yun na lang muna gawin ko. Using ko muna yung bahay ko. Saka at least naka-spawn na tayo, nakalagay na tayo ng spawn point. So lalagay natin, i-expand natin to onte. So, ano ba pwedeng gawin ko dyan? Okay. Naisip ako. So, pabalikan ko kayo kapag medyo nagawa ko na yung gusto kong gawin. Yan na to. May bat na nag-spawn sa labas. So, ibig sabihin, since may bat dyan, may malapit na cave. So, nagsispawn ata siya naturally sa mga dark oak forest, I think. Search nyo lang yun. Ang alam ko nagsispawn sila eh. So, kuha muna ako onting mga ano. Okay na rin tayo pababa para meron tayong mga iron ore at saka other ores. So, kailangan natin yan. Hindi ko alam kung magagabi na dahil lang dilim. Pero malayo pa naman. Nasa taas pa yung araw. Pero feeling ko I got enough na. So, ang gagawin ko, parang yung mga builds ko rin dun sa ating kada craft server. Nagagamit tayo ng stairs at slabs. Yan ang ating pallet test. Stairs and slabs ay mga usual din na ginagamit ko sa pagbibuild eh. Kasi maganda yung parang medyo lubog siya, tingnan. 3 blocks high siya. So, siguro mga ganito siya ka. Ganito itsura niya. Mga ganyan. So, nagkaroon ng wandering trader dito. Somehow. So, invisible siya dito. Since hindi ko naman masyado kailangan yung mga binibenta mo, tsaka kailangan ko ng lead. Wala ako dyan. Oh. So ito yung medyo ginagawa ko, medyo ina-upgrade ko yung ating mushroom house kasi parang feeling ko medyo plain pa rin siya tignan. So, feeling ko pa rin plain pa rin siya tignan eh. So, lalagyan ko pa ng onti pang details. Feeling ko may kulang pa rin eh. Okay. Wait.
wait lang. So, ayan ang ating bahay. Ayan ang ating mushroom house. Alayo niya na sa pagiging mushroom niya noon, no? Ibang-iba na siya. Ginawa kong padre yung mga mushroom. Parang maganda siyang texture pang padre lang eh. Tapos yung loob, parang weird niya. Pero okay lang siya. Isa na tayong parang ano, mushroom god monk. We ano, naginagawa na nating relihiyon ang pagiging mushroom. Tapos isa tayo sa mga missionaries. So far, parang feeling ko kaya ako lang hindi ko siya masyado ma-appreciate kasi medyo madaming puno sa gilid niya. Siguro pag medyo napaglinis-linis ko na ang ating mushroom, ano, mushroom tuloy, ating base, siguro medyo ma-appreciate ko na siya. Parang maganda po ginawang ko ito na ano. What if I... Ayan, medyo maganda. So, pag ginawa ko yung sa all sides, maganda sana. Kaso, hindi ko pa laklagyan ng lahat ng sides na to ng mga windows. Okay lang siya ng ganyan. So, dun na nagtatapos ang ating episode ng ating survival series. Sana nagustuhan niyo ang ating episode ngayon. Hit like, tapos i-hashtag, ewan ko. Gusto sabihin niyo lang kung nagustuhan niyo ba ang ating series, kung gusto niyo magpatuloy-tuloy pa to. Pero feeling ko kahit gusto niyo o ayaw niyo, ipapagtuloy ko pa rin to. So gusto ko pa gumawa ng mga episodes sa katulad na ganito. Kaso, nahirapan kasi ako mag-record sa ating Kada Craft series server. At saka medyo may problema ang aking net, so dito muna tayo madalas gagawa. Habang nilalagyan ko pa ng ating parang ano, lalagay pa tayo ng mga ano, details or something na kailangan ko pa idagdag sa ating Great Library, sa ating Kada Craft series. Pero sa susunod na yon, sa susunod ko na lang gagawin yon, sa susunod ko na lang ay papakita kung ano na ang mangyayari sa ating Great Library. Pero siguro mas mapapadalas ako dito sa ating survival let's play dahil medyo mahirap mag-impon ng ating resources sa ating Kada Craft series. So, chill muna tayo dito sa ating mushroom house. Ang cute talaga, tignan no? Parang meron tayo itong ano eh. Parang mga village house lang siya dyan eh. Pinag-iisipan ko rin gumawa ng ganun. Gagawa ako ng mushroom village. Siguro gagawa ko nun sa isang creative world. Titignan ko lang kung ano itsura niya. Tapos i-share ko sa inyo kung ano itsura niya. So baka next episode yun. Hindi natin alam. So doon na nga. Bye boy. Hit like, comment, and subscribe. And abangan ko kayo sa next video. Wee!